الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته sa pagpapatuloy ng ating daras sa ating mada na ito, Kawaid ul Lughat al-Arabiyya, natalakay natin noon sa Daras al-Thamin al-Juz'ul Awal ang patungkol sa al-Isharatu ila Mu'arraf bi-al, ang patungkol sa jumla, ang dalawang uri ng jumla, ang jumlatul ismiya at saka jumlatul fi'liya. Napag-alaman din natin na ang jumlatul ismiya ay mayroong dalawang rukan, may dalawang haligi, at ito ay tinatawag na mubtada at saka khabar. Ang khabar ay mayroong anim na suwar, mayroong anim na uri. At ilan sa kanyang mga uri ay ang kanyang pagiging mufrad. Sinasabi natin mufrad, halimbawa sinabi natin Muhammadun Talibun. Ang mubtada dito ay si Muhammad at ang khabar dito ay ang Talibun. Kaya sinabing mufrad ang Talibun dahil ang Talibun ay isa lang, isang kalima lang. Ngayon, tutunghayan natin ang ilan sa mga uri ng khabar. Pero bago ang lahat, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa jumal na binasa natin noon. Pagkatapos ay kukunin natin ang mga sharhul mufradat, mga mawaki ng bawat kalimat at ipapaliwanag natin insha'Allah. هَذَا الْبَيْتُ لِلْتَاجِرِ وَذَلِكَ الْبَيْتُ لِلْتَبِيبِ Ang هَذَا ay ang mubtada, الْبَيْتُ ay ang badal, لِلْتَاجِرِ ang khabar. وذلك البيت للطبيب ang waw dito ay tinatawag na wawul ataf ذلك mubtada البيت البدل للطبيب خبر ngayon ang litajiri at saka litabibi ay isa sa mga uri ng khabar alin sa mga uri ng khabar ang litajiri at saka litabibi ito ay hindi matatawag na mufrad dahil ang litajiri ay binubuo ng dalawang kalima Li plus tajiri. Li plus tabibi. Ito ay tinatawag na shibhu jumla. O yumkino na an nakula jarru wa majrur. Ang lam dito ay tinatawag na harful jar. At tajiru isam. Kaya tinawag na jarru wa majrur. Li tajiri. Li tabibi. Baitu tajiri amam al masjidi. Wa baitu tabibi khalf al madrasati. Sa jumla naman na ito, pansinin natin ang mga sumusunod. Ang at-tajiri, al-masjidi, at-tabibi, at al-madrasati, lahat sila ay majrur. Lahat sila ay kasra ang kanyang haraka sa awakhir al-kalima, sa hulihan ng kalima. Ano ang mga kadahilanan? At-tajiri, baytu tajiri, dahil ang at-tajiri ito ay mudafun ilay. Al-masjidi, mudafun ilay. At-tabibi, mudafun ilay. Al-madrasati mudafun ilay. Ladayna kalimatan jadidan. Huma amama at saka khalfa. May dalawang kalima dito na bago. Ito ay ang amama na nangangahulugan na sa harap at saka khalfa na nangangahulugan na sa likod. Bali, ano ba ang mga kalima na ito? Ang amama at saka khalfa ay isa sa mga uri ng zarf al-makan. Ano ang tinatawag na zarf? Zarf al-makan. Ngayon, ipapaliwanag muna natin ng kaunti kung ano ang tinatawag na zarf. Ang zarf ay isa sa mga mansubatul asma o tinatawag din sa English na adverb. Adverb of time at saka adverb of place. Tinatawag sa Arabic na zarf al-zaman at saka zarf al-makan. Ano ba ang ibig sabihin ng zarf al-zaman at saka zarf al-makan? Zarf al-zaman ismul ladhi yadullu ala zamanin wuqu'il fi'l. Ang zarf al-zaman ay isa sa mga uri ng isam na tumutukoy sa panahon na laging naaayon o kumukonektado sa aksyon o gawa. Fi'l. Wa yakunu jawaban li su'alin mata. At ang zarf al-zaman na ito ay laging kasagutan sa katanungan na mata. Kailan? Halimbawa, sinabi natin sabahan. Umaga, laylan, gabi, gadan, bukas, zuhran, tanghali. Ito ang mga halimbawa ng zarpud zaman na laging mansub, laging fatha o fathatay ng kanyang haraka. Sinasabi dito na, wayakulo jawaban li sualin mata, laging
sumasagot sa katanungan na mata o kailan. Halimbawa, sa katanungan na mata sa tusafiro ila Makkata. Kailan ka maglalakbay papunta sa Makka? Pwede natin siya sagutin na sa usafiro ila Makkata sabahan. Ang sabahan dito, ito yung zarpul zaman. Maglalakbay ako sa Makka ng umaga. Sa usafiro ila Makkata laylan o gabi. Sa usafiro ila Makkata zuhran, tanghali. Ito yung tinatawag na zarpul zaman. Mga isem na naaayo sa panahon. Tulad ng sabahan, umaga, laylan, gabi, zuhran, tanghali, gadan, bukas, at marami pang halimbawa. Ano naman ang zarpul makan? Zarpul makan huwa ismul ladhi yadullu ala makani uku'il fi'l. Ang zarpul makan ay isa sa mga uri ng isem na tumutukoy lagi sa lugar. Zarpul makan, uku'il fi'l, at laging kumukonektado sa kilos o gawa. Wayakuno jawaban li suali aina. At lagi itong kasagutan sa patanong na aina o kailan. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay fauqa, sa taas, tahta, sa baba, amama, sa harap, tulad ng halimbawa kanina sa jumla, khalfa, sa likod. At ang mga halimbawa na ito ay mapapansin natin na laging nasa mansub, laging fatha ang kanilang mga haraka. Magpa zarpul zaman man ito o zarpul makan. Halimbawa, kapag ginamit natin ang patanong na aina. Aina baytut tabibi, saan ang bahay ng doktor? At sasagutin natin ng baytut tabibi amamal masjidi. Ang bahay ng doktor ay nasa harapan ng masjid. Aw, baytut tabibi khalfal madrasati. Ang bahay ng doktor ay nasa likod ng madrasa. At lagi nating tatandaan, ang mga halimbawa ng zarpul makan, fauqa, tahta, amama, khalfa at iba pang mga halimbawa ay laging namamajarur ang mga isem na nasusundan nito. Halimbawa, amamal masjidi, fauqa shajarati, khalfal madrasati, amamal mudarrisi. Lahat-lahat ay nagiging kasra dahil siya ay nakamudaf. Dahil siya ay nasa kalagayan ng mudafun ilay. InsyaAllah, sa daras na mutakadi ay mapapag-aralan natin ng lubos ang patungkol sa zarf. Lalo na pagdating natin sa Al-Arab. Ang zarf na ito, magpa-zarful zaman at saka zarful makan, ito rin ang tinatawag na maf'ulun fihi. InsyaAllah, mapapag-aralan natin ito pagdating natin sa Al-Arab. Liman hajihi sayyaratu waliman tilka. Ang liman dito ay nangangahulugan na kanino. Su'alun anil akil, at ginagamit sa pagtatanong ng may pag-iisip. Liman hajihi sayyaratu, kanino ang sasakyan na ito? Liman hadhal qalamu, kanino ang panulat na ito? Ito ang ibig sabihin ng liman na binubuo din ng dalawang kalima. Li, harful jar, at saka man, ismul istifham. Hajihi sayyaratu litabibi, watilka litajiri. Ang sasakyan na ito ay pagmamay-ari ni doktor, at yun naman ay sa businessman. Pansinin natin ang jumla na ito. Hajihi sayyaratu litabibi. Hajihi mubtada, as-sayyaratu al-badal litabibi khabar. At ang khabar dito ay nasa kalagayan ng shibhu jumla o jarru wa majrur. Wa tilka litajiri. Tilka litajiri, ito ay complete sentence, jumla pa rin. Tilka mubtada, litajiri khabar. Mapapansin natin na sa tilka litajiri ay walang badal dito. Hindi gaya doon sa una, hajihi sayyaratu litabibi. Ando doon ang badal, ang as-sayyaratu. Wa tilka litajiri. Tilka litajiri.
تلك مبتدا التاجر خبر بير ولاس ان بدل نغانغا هولغان نكايت ان بدل اي موالاس جمله ان اسان جمله اي ماجيجين كومبليتو بارين ان كهولغان كاي هندي بروبلما كون موالاس بدل سا اسان جمله داهل ان جمله اي مانانا تيلين كومبليتو بيرو بيناكاماينا نميرون شان بدل داهل ناي امباسايس نيا او نتاتاكيد نيا ان اسان جمله mas nakukumpleto ang isang jumla kapag mayroon siyang badal. Bali ito ang kabuuan ng ating daras sa lesson 8 at Dr. Thamid wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuh.